Senior Director for Basketball ng Wasserman na si Tony Ronsoni, ibinulgar na karamihan sa mga NBA teams ngayon ay naghahanap ng mga skilled big man. At kay Soto ikinwento yung kanyang naging magandang performance dyan nga sa kanyang NBA minicamp sa kampo ng Dallas Mavericks. Kanina nga mga kabasketball sa inilabas na exclusive interview ni Dadin Quinito Henson, dito nga sa ating pambatong si Kai Soto at kay Tony Ronsoni ay naikwento nga nitong ating pambatong si Kai Soto kung paano naging maganda yung kanyang performance dyan nga sa NBA minicamp niya sa Dallas Mavericks. Ayon sa kanya mga kabasketball, noong una raw na NBA minicamp niya dyan sa Utah Jazz ay medyo nanibago siya, no? Kasi hindi niya raw alam kung ano yung i-expect kasi first time niya na sumabak dyan sa NBA minicamp. Gaya ng sinasabi ko mga kabasketball, magkaiba yung pre-draft workout yung ginawa ni Kai Soto nung magpapadraft siya last year, yung mga NBA private workouts dito sa NBA minicamp. Kasi ikinuwento din ni Kai na most of the time nagkakaroon ng 5-on-5 na laro, no? At matitindi raw yung mga nakakalaban niya rito mga kabasketball, mga dating NBA player, sila kasama pa sila Sir Wade, no, yung anak ni Dwayne Wade, na gustong magkaroon ng roster spot diyan nga sa mga NBA team. Talagang bakbakan kumbaga mga kabasketball. At ayon sa kanya, hindi man masyadong maganda yung ipinakita niya doon sa Utah Jazz, naging dahilan naman daw yon para maging maganda yung performance niya doon sa Dallas Mavericks. Kasi yung mga nakalaban niya daw diyan nga sa Utah Jazz, halos yun din daw yung nakalaban niya doon sa Dallas Mavericks. Kaya pinag-aralan niya yung mga laro ng mga players na yon, in-scout niya ayon sa kanya. At yun, naging maganda yung performance niya dahil doon mga kabasketball. Kaya napakagandang mapakinggan na nakakasabay na si Kai Soto. Especially ngayon, nagtitraining siya, no? Under Wasserman, hindi talaga natin alam completely kung anong klaseng training yung ginagawa nila, yung pinapagawa nila kay Kai, pero alam natin na nagiging maganda yung resulta. Ayon naman dito sa Senior Director for Basketball na si Tony Ronsoni, ay karamihan daw sa mga NBA teams ngayon ay naghahanap ng mga skilled big man. Dahil nga siyempre dito sa tagumpay netong si Nikola Jokic na talagang hirap na hirap yung mga ibang mga NBA, halos lahat, no, ng mga NBA teams ngayon kasi siya yung halos pinakamalaki na skilled. Ganun din itong si Joel Embiid, diba? Tapos papasok pa itong si Victor Wembanyama at makakapaglaro na rin ulit itong si Chet Holmgren na second overall pick last year, saka yung first overall pick sa darating na taon na to, yung predicted na si Victor Wembanyama, puro mga 7-footer yan mga kabasketball. Kaya talagang tinitingnan daw ngayon ng mga NBA teams na at least meron din silang pantapat dyan sa mga players na yan. Kasi yan ang nagiging problema ngayon, eh. Ganyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.